Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin at banal naming amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Lumakad kami sa kasalanan sa pamamagitan ng paglayo sa iyo, Panginoong Diyos. Kaya nararapat kaming tumanggap ng kapuutan at kahatulan ng Diyos. Ngunit ang Panginoong Yesus ang namatay sa halip namin sa pamamagitan ng paghuhugas ng aming mga kasalanan magpakailanman gamit ng mahalagang dugo at dahil sa dakilang pag-ibig na nagbibigay ng habag sa amin. Ginawa mo rin po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na wala ang aming sariling pagsisikap at binigyan kami ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian, Panginoong Diyos. Kinagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang ito. Hindi mo po kami pinapabayaan, Panginoong Diyos. Habang nabubuhay po kami sa mundong ito, sa aming nalalabing pisikal na buhay na ipinapahintulot mo po sa amin, Panginoong Diyos. Ang Espiritu Santo ay laging kasama namin at tumutulong sa aming mga kahinaan at nangunguna sa amin upang mabuhay kami ayon sa kalooban ng Diyos. Naligtas po kami sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng mahalagang oras upang mag-aral ng iyong salita, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagtitimod sa amin ng sama-sama sa harapan mo po, Panginoon. Sa oras na ito, pakiusap, samahan mo po kami at ingatan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay, Panginoong Diyos. Kumilos nawa ang Espiritu Santo at bigyan ng sapat na biyaya ang mga taong nakikinig ng salita online sa iba't ibang mga bahay. Ang aming mga churches sa Korea at maging ang maraming mga churches sa buong mundo ay umaasa sa Panginoon, nangangaral ng Ebanghelyo, sinusunod ang salita at iniingatan ng pananampalataya sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Pakiusap, ingatan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters sa pisikal at espiritual na aspeto. Hawakan mo po sila sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay. At sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangang salita, ayon sa panahon at nagtuturo ng dapat naming gawin, sa oras na ito, pakiusap, turuan mo po kami ng kinakailangang salita at ng dapat naming gawin. Pakiusap din po, pagalingin mo po ang mga may sakit at hawakan mo po ang mga nanghihina at ang mga tinutukso sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay upang walang sino man ang matisod. Dalangin po namin na matapos na po ang pandemyang ito sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng habag at biyaya upang maipamuhay po namin ang buhay Kristiyano at maipangaral namin ng malaya ang Ebanghelyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Gawa, Chapter 1. Mga Gawa, Chapter 1, Verse 8. Mga Gawa, Chapter 1, Verse 8. Mga Gawa, Chapter 1, Verse 8. Basahin po natin. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Dapat po tayong magsuot ng mask. Habang nakikinig ng salita at sumunod sa batas na 20% seating capacity ng church building at sumunod sa maraming regulation o mga protocols. Walang naging sitwasyong gaya nito sa kasaysayan ng tao. Maraming mga tao ang namamatay at nagdurusa dahil po sa COVID-19. At ang sitwasyong ito ay dapat na pong matapos kaagad. Siyempre po, ito ang salot sa katapusan ng panahon. Ngunit dapat pa rin natin gawin, especially yung pong nararapat nating mga gawin.
Dapat pa rin po tayong magsuot ng face mask at hindi po tayo dapat na napakikipagkita sa maraming mga tao. Dapat din nating sundin yung paghuhugas ng kamay at kailangan nating ingatan ng ating kalusugan. At ngayon, ang buong mundo po ay nagpapabakuna na upang maprotektahan mula po sa coronavirus. Sinasabi po nila na yung pong mga kumpirmadong kaso ay nabawasan na sa Israel, sa England at maging sa Amerika. Kaya baka kailangan na rin po nating magpabakuna. Alam nyo po, maging ako po ay nabakunahan na noong nakaraang Lunes, pero okay lang po ako. Kadalasan po kasi nagkakaroon ng lagnat at nananakit ang katawan ng mga nabakunahan, pero wala po akong naramdamang anumang side effects. Talagang nagpabakuna po ako dito po. At pagkatapos ko pong mabakunahan noong nakaraang Lunes ng umaga, pagkatapos nun nagkaroon agad ako ng Bible seminar sa Incheon Church ng isang linggo. Pero wala po akong side effects. Kaya kapag nabakunahan na, baka di na natin po kailangang magsuot ng mask kapag natanggap na natin yung una at ikalawang dose at maaring wala ng mask. Pwede na rin po tayong magkaroon ng malayang fellowship, magkaroon ng Bible seminar ng walang paghihigpit at ng summer retreat. Maaari na natin gamitin yung retreat center pagkatapos nating palakihin. Umiiyak po ang retreat center ngayon. Labis po itong nalulungkot. Talagang umaasa po ako na sana po magkaroon na tayo ng summer retreat dahil last year hindi tayo nagkaroon. Pero parang mahirap. Subalit, kailangan lang nating hintayin kung ano ang gagawin ng Diyos. Ngayon, dapat muna tayong magpabakuna sa lalong madaling panahon. At kung gayon, sa tamang panahon, maaaring alisin na ang mas kung nabakunahan na tayong lahat. Totoo po ito. At maaari na tayong magkaroon ng pagtitipon at magkaroon ng pagsasama-sama o fellowship ng malaya. Pero parang may ibang tao, natatakot po silang magpabakuna. May ilang kasi na nagpapakalat ng fake news na magkakaroon daw ng malaking problema kapag nagpabakuna ka. Mali po ito. Lahat ng mga gamot ay maaaring magkaroon po ng masamang epekto depende sa tao. Kahit nang ilang kumukuha lang ng flu shots, minsan po ay may epekto ito sa kanila. Pero depende po ito sa pisikal na kondisyon. May mga statistics po ang nagsasabi na walang 1% ang mga nagdurusa o nakaranas ng masamang epekto dahil sa bakuna. Kaya huwag po kayong labis na matakot. Mas mainam po na magpabakuna kapag kayo na po o turn nyo na o kayo na po ay sinabihang magpabakuna. At pagkatapos magkaroon na tayo ng malayang fellowship kung nakapagpabakuna na po at malaya sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kung magtatagal po ang sitwasyong ito, ang ekonomiya po ay babagsak. Hindi ba maraming tao ang magdurusa kung gayon? Gayunpaman, kailangan po nating umasa sa Diyos kapag nasa mahirap na sitwasyon tayo. Alam niyo po, kahit ligtas na tayo mga Kristiyano, kahit iniingatan po tayo ng Diyos, kailangan pa rin nating kumain sa tamang oras, uminom ng tubig, lumanghap ng hangin, at mag-exercise. Hindi man natin ginagawa ang dapat nating gawin para sa ating kalusugan? Kaya nga gawin natin ang dapat nating gawin and then umasa tayo sa Diyos. Kaya huwag po kayong masyadong matakot dito po sa coronavirus na ito. Baka malapit na po itong matapos. Sa ngayon, huwag niyo pong masyadong katakutan nito. Ngayong araw pong ito, pagpapatuloy ko po ang tungkol sa parehong pamagat, mapuno kayo ng Espiritu Santo. Ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ng Diyos.
ang Espiritu ni Kristo. Lahat po niyan ay magkakapareho. Sa lumang tipan, ang Espiritu Santo ay nagsalita sa gitna ng bayang Israel at nagpatutuo ang Diyos sa pamamagitan ng maraming mga himala sa kasaysayan ng bansang Israel. Kaya nga lumang tipan ng panahon kung kailan ang Diyos Ama ay kumilos sa pamamagitan ng Israel. And then, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus, ay ang Diyos na naging tao at nabuhay ng 33 years sa mundong ito. Si Jesus ay ipinaglihi. Ito po'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo at napuspos siya ng Espiritu Santo. Kinagsalita ang Diyos sa mundong ito sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang tanging anak ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Namatay ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo, inilibing at muling nabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mismo ang kumikilos sa Panginoong Hesus. At pagkatapos na umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ang Espiritu Santo po ay dumating sa araw ng Pentecostes. At ang Ebanghelyo, pagkatapos nun ay ipinapangaral hanggang sa dulo ng daigdig mula po sa Jerusalem. Ngayon ang panahon ng Espiritu Santo at kumikilos siya sa bawat isang taong naligtas. Kaya nga, ang Diyos ang nagsalita sa pamamagitan ng mga Israelita sa panahon ng lumang tipan at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ipinahayag ng Diyos ang salita sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at ipinakita ang maraming himala sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. At ngayon, ang Espiritu Santo ay nagtutungo sa lugar kung saan nagtungo ang Panginoong Hesus upang maipangaral ang biyaya ng Diyos. At ang mga nananampalataya sa biyaya ng Diyos sa kanilang puso ay maaaring maligtas. At ang Espiritu Santo ay mananahan o mananatili sa kanila upang baguhin ang kanilang mga puso, upang magkaroon ng katangian ng Panginoong Hesus sa kanila. Tinutulungan niya tayo na maging mga anak ng Diyos na magkaroon ng katlarawan ni Kristo. Kahit na isinilang tayo sa makasalanang kondisyon, pero alam niyo po, maaari nating mapagtagumpayan ang masamang pagkatao na nagnanais ng mga kasalanan. Kaya nating pagtagumpayan ang sanlibutan, ang tukso, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu o ng tulong ng Espiritu Santo. Tinutulungan niya tayo na magawa ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang Espiritu Santo ang kumikilos sa atin na mga taong naligtas at sa church kumikilos siya sa katawan ni Kristo. Kaya nga, kailangan po nating malaman kung ano. Yun po nga, mga gawa ng Espiritu Santo. Ang buhay Kristiyano po na ating ipinapamuhay bilang karapat dapat ng mga anak ng Diyos pagkatapos po ng kaligtasan ay hindi na isasagawa sa pamamagitan lamang ng ating sariling kakayahan. Kapag sinabi natin ako ay naligtas na, kaya mula ngayon, masipag akong magsisikap at isasagawa ko to, iyon sa pamamagitan ng aking sarili, hindi po ganun. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos, gaya po ng sinasabi sa 1 Corinthians 2 verse 12. Ngayon ay aming tinanggap, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ng mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Kaya ang Espiritu Santo ang masigit pang nagpapaalam sa atin ng biyaya, pag-ibig at salita ng Diyos. Tinutulungan niya tayo sa ating kahinaan, inaakay sa tuwid na daan. Kung walang Espiritu Santo, hindi maaring mabuhay sa pananampalataya ang mga Kristiyano. Galatia 3:2. Ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa salita, pakikinig sa pananampalataya? Yung maborn again, maligtas, mapatawad sa mga kasalanan, buhay na walang hanggan, pare-pareho po yan. Nung naligtas tayo, binautismohan tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mula sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang kumikilos sa atin. Siyang nagpapaisa sa atin.
Gaya ng mga batang isinilang ng iisang magulang, isang pamilya sila sa laman. Ang mga Kristiyanong na born again din ay naging isang pamilya sa Espiritu Santo. Kaya nga nabubuhay tayo sa isang Diyos Ama, isang pamilya ng mga kapatiran o ng mga brothers and sisters, isang pananampalataya, pag-asa at layunin sa buhay. Ang Espiritu Santo ang siyang gumagawa ng lahat ng ito. Kaya nga, dapat po nating matutunan ang mga gawa ng Espiritu Santo sa pamamagitan po ng Biblia at kailangan pangunahan tayo ng Espiritu Santo. Ngayon, ano ang dapat nating gawin upang pangunahan ng Espiritu Santo? Efeso 5.18, kundi tayo'y mapuno ng Espiritu. Ito ang utos ng Diyos. Ang maligtas ay isa ring utos at isa rin itong utos ng Diyos na mapuno tayo ng Espiritu. Kung ang isang tao ay naligtas at hindi napupuno ng Espiritu Santo, hindi po siya maaaring mabuhay bilang isang Kristiyano. Ang isang tao na may puso at lamang mahina, siya po ay hindi makakagawa ng anumang bagay kahit paninanais niya ang maraming bagay. Ang maging malusog ay ang mapuno ng buhay. Gayun din naman, ang buhay, isipan at laman ay dapat na mapuno ng lakas para magawa ang anumang bagay. Kung ang ating laman ay mahina, wala tayong maaaring gawing anumang bagay. Gayun din naman, dapat matanggap natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po ay upang matutunan ang salita ng Diyos, malaman ang kalooban ng Diyos. Kahit na may kaalaman tayo sa ating mga utak, wala tayong sapat na kapangyarihan upang gawin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po ba kung bakit? Ang pananampalataya natin ay bata pa kasi at makalaman pa tayo. Ibig sabihin, hindi pa tayo malakas sa Espiritu. Sa Efeso 3.16, sabi doon, upang sa inyo ipagkaloob niya, ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Napakahina pa po natin. Kaya nga hindi natin mapagtagumpay ng laman ang sanlibutan maging ang tukso ng Diablo. Kaya nga hindi natin kayang mabuhay ng karapat-dapat bilang mabubuting Kristiyano. Kaya hinihimok tayo ng Biblia na mapuno ng Espiritu Santo. Ang mapuno ay dapat na maging patuloy. Gaya po ng inyong cellphone, dapat nating i-charge ang cellphone. Kung hindi, ang baterya ay mauubos at hindi natin ito magagamit. Gayun din naman, kumakain tayo ng mga pagkain at nagkakaroon ng lakas at nag-exercise para magkaroon ng mabuting kalusugan. Kailangan nating mag-aral kung paano mapuno ng Espiritu Santo. Mayroon pong ilang napakalakas sa katawan at kaya po nilang gawin ang napakaraming bagay sa mundong ito. Ngunit ang kanilang Espiritu ay napakahina gaya ng mga taga-Kurinto. Mga sanggol at makalaman. Kaya kahit malakas ang katawan, kung mahina ang Espiritu, hindi po natin magagawang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. May iba malakas ang katawan, pero wala silang kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya nga nabubuhay sila ayon sa laman. Marami silang mga kaalaman sa kanilang ulo at magagaling magsalita. Ngunit wala pong buhay, walang kapangyarihan. Dahil hindi po nila natatanggap ang pagpupuno ng Espiritu Santo. Kaya dapat matanggap natin ang pagpupuno ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, sasabihin ko po yung mga pamamaraan at yung mga dahilan kung bakit dapat tayong mapuno ng Espiritu Santo. Kailangan patuloy po. Kaya ngayon, ipapaliwanag ko yung mga dahilan kung bakit kailangan nating mapuspos ng Espiritu Santo. Dito sa Gawa chapter 1 verse 4, bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ipinagbili niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig niyo sa akin. Ipinangako sa lumang tipan ng Espiritu Santo ay darating at bababa sa mundo sa araw ng Pentecostes, 10 araw pagkatapos umakyat ng Panginoong Hesus sa langit. Sabi dito sa Gawa 1.8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan ng pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo.
ang kapangyarihan ng Diyos. Sa lumang tipan, sa kasaysayan ng Israel, ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan upang magpakita ng mga himala at talunin ng mga kaaway. Ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilos sa Panginoong Jesus, bumuhay siya ng patay, naglinis ng kitongin, nagbigay ng paningin, nagpalayas ng mga demonyo. Na kay Jesus ang kapangyarihan. Pagkatapos, ang banal na Espiritu ngayon ay gumagawa sa mga ligtas na tao. Kaya sabi, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan po ay gaya po ng pagsabog ng dinamita. Ang maliit na dinamita, maliit yan, pero kung ito'y sumabog, maaari itong pinsalain ng malaking bahay. Alam niyo po, wala tayong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay nasa Diyos. Awit 62 verse 11. Kung walang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, hindi natin malalabanan ng laman, sanlibutan at ang Diablo. Wala tayong kapangyarihan. Kaya nga, tatanggapin natin ang kapangyarihan, pagbaba sa atin po ng Espiritu Santo. At pagkatapos, anong kasunod? At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang Espiritu Santo ang nagpapatutuo sa katotohanan na nagplano ang Diyos bago ng paglikha at nangako sa mga Israelita na ang Kristo ay mamamatay sa krus at muling mabubuhay mula sa kamatayan upang iligtas ang sanlibutan. At dapat tayong mangaral sa buong mundo sa katotohanan na ang anak ay namatay upang tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan, upang lupigin ang kapangyarihan ng kamatayan, at upang bigyan tayo ng walang hanggang katubusan at bagong buhay na walang hanggan. Magagawa ito sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Marcos 16 verse 15. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Lahat ng mananampalataya ay maliligtas at ang mga hindi mananampalataya ay hahatulan. Ito po ang pinakadakilang misyon na iniutos sa atin. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ibig sabihin ng buong sanlibutan, lahat ng tao. Ano ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo, ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus. Muli siyang nabuhay upang tubusin ang lahat nating mga kasalanan at bigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan niya tayo ng kaligtasan sa mga makasalanang pupunta sana sa impyerno. Ibinigay niya ang biyaya na makapunta tayo sa langit. Hindi ba ang ebanghelyo ang pinakamabuting ebanghelyo? Ipinangaral ang ebanghelyo, kailangan itong ipangaral sa lahat hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang mga nakikinig sa ebanghelyo at nanampalataya maliligtas, ang hindi hahatulan. Ngayon, magtutungo kayo sa langit o sa impyerno, depende iyon kung nananampalataya kayo o hindi sa ebanghelyo. Gaano nga kamangha-mangha ito? Halimbawa po yung hukom, ang pinakapunong hukom, dahil sa kapangyarihang ibinigay sa kanya, sinabi niya sa isang presong na sentensya ng kamatayan, malaya ka na. At sa ibang preso, sinabi niya, hinahatulan ka ng kamatayan. Kaya napakabuting magkaroon ng gayong uri ng kapangyarihan. Ang mga taong nananampalataya kay Jesus ay maaaring magdala ng mga tao either sa impyerno o magdala ng tao papunta sa langit. Kapangyarihan ito. Ito po yung kapangyarihan. Ito po ay malaking bagay. Bawat isa sa atin ay halos mapunta noon sa impyerno. Pero mayroon pong taong nangaral sa atin ng ebanghelyo na pagtanto natin ang biyaya ng Diyos at naligtas tayo. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Marami pa rin mga taong hindi paligtas sa paligid natin. Dapat nating ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon na isasalaysay. Awit 118 verse 17. Ano ang layunin ng isang taong ligtas na nabubuhay sa mundong ito? Ang mga tao sa mundong ito ay kumikita ng maraming pera, nagiging mayaman sila, maayos kumain, sa magandang bahay, nabubuhay ng maayos, pero malapit na silang mamatay. Ang mahirap ay nabubuhay at namamatay. Ang mayaman ay nabubuhay. Namamatay rin sila. Ngayon, sa Kawikaan 27 verse 1, huwag mong ipagmayabang ang kinabukasan sapagkat hindi mo alam kung ano ang dadalhin ng isang araw. Iyon ba ang pag-asa? Hindi ito tunay na pag-asa. Ito ay isa lamang pag-asang mawawala pagkatapos ng isang sandali, isang iglap. Hindi iyon maaaring maging layunin ng buhay ng isang Kristiyano.
Ngayon ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya, pag-asa at ng bagong pag-asa, ng walang hanggang pag-asa. Pinigyan niya tayo ng bagong layunin sa buhay. Bakit kayo nabubuhay? Nabubuhay tayo para suklian ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin. Roma 14:7. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. O kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ang layunin ng ating buhay ay ang ipangaral ang Ebanghelyo. Dapat nating ipangaral ang Ebanghelyo na isinasakutuparan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus at ng kanyang muling pagkabuhay. Ito po ang layunin ng ating buhay. Nagiging isa kang patay kung hindi mo ito gagawin. Kaya kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo. Subalit hindi mo ito magagawa sa pagsisikap lamang, sariling utak, sariling kalooban, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa inyo ng Espiritu Santo, sabi po, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa kaduludulang bahagi ng lupa. Hindi sinabi na kayo ang gagawa, kundi kayo magiging. Ibig sabihin, kung mapupuno kayo ng Espiritu Santo, automatic mangyayari yan. Kapag dumarating ang tagsibol, ang mainit na hangin ng tagsibol ay humihihip at ang lahat ng animoy mga patay ay nagkakaroon ngayon ng mga asul na usbong, mga bulaklak at mga bunga. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay humihinga ng buhay ng Diyos sa isang makasalanan na pupunta sana sa impyerno. Pagkahinga ng buhay, nagiging anak siya ng Diyos, nagbabago ang kanyang puso't isipan. Ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ibig kong sabihin, maaari nating magawa ito. Paano natin ito magagawa? Hindi ito nangyayari sa pamamagitan ng matalinong tao, magaling magsalita, sikat, at kung sino man. Sino man sa atin ay maaaring matanggap ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Upang matanggap ang kapuspusan, binibigyan tayo nito ng Diyos at tinatanggap natin ito. At ang kaligtasan ay isa ring kaloob. Dapat na maligtas. Paano mo tatanggapin ito kung hindi mo ito ibinibigay sa iyo? Ganun din po ang mapuno ka ng Espiritu. Ang mapuno ng Espiritu Santo ay ipinagkakaloob sa lahat ng mga Kristiyano. Subalit kung hindi mo gusto, hindi mo tatanggapin. Kapag hindi mo natanggap, hindi ka makakapamuhay ng maayos na buhay pananampalataya. Hindi mo makakayang makapamuhay ng karapat-dapat bilang anak ng Diyos at kung gayon, hindi ka makakapangaral ng Ebanghelyo. Kaya dapat bang maging mahina ang mga Kristiyano? Kung titingnan nyo sa John chapter 20 mula verse 19, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa mga alagad at ipinakita ang marka ng pako sa kanyang mga kamay at ang marka ng sibat sa kanyang tagiliran. Pinapatutuhanan nito na ang namatay ni Jesus ay muling nabuhay. Sumunod ang mga alagad kay Jesus sa loob ng 3.5 years, pinapakinggan nila noon ang salita at nakakita sila ng mga himala. Ilang ulit nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ito na dapat siyang mamatay sa krus upang tubusin ang kanilang mga kasalanan. Kasalanan ng lahat ng tao, subalit hindi ito naintindihan ng mga alagad. Na siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw, hindi nila ito naunawaan. Isip nila sasakupin ni Jesus ang Roma at siya magiging hari. Ngunit minsan nagsasalita siya ng mga kakaibang mga bagay. Tama po, sinabi ni Jesus na ang Israel ay manunumbalik sa huli, sa katapusan ayon sa pangako ng Diyos. Ngunit bago iyon, ang Ebanghelyo ay dapat na maipangaral hindi lamang sa Israel, kundi maging sa lahat ng tao sa buong mundo. At ang kalooban ng Diyos ay ang iligtas sa mga makasalanan na pupunta sa impyerno dahil sa pag-aari sa kanilang kasalanan, kamatayan at ng kapangyarihan ng Satanas. Dapat munang maligtas ang kanilang mga kaluluwa. Maging anak ng Diyos ay ihanda ang mga tao na mapunta sa langit. At ang Ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong mundo. Ikinakalat na ito. Noon po ikinalat ang mga Israelita sa buong mundo dahil sa kanilang kasalanan sa pagtanggi kay Kristo. At nagdusa po sila 2,000 years. Nawasak ang Israel sa pamamagitan ng kasalanan ng pagsuway sa salitaan ng Diyos at pagtanggi kay Kristo. Gayunpaman,
Napanauli sila noong May 14, 1948. Bigla silang naging malayang bansa matapos po ng 2,600 years na pagkabagsak ng kanilang bansa, matapos ng 1,900 years na mapaalis sa kanilang lupain. Naging himala po ito. Ito ang nangyari sa Israel. Maging hanggang ngayon, kung pagsasamahin ng bilang ng lahat ng mga Hudyo sa buong mundo, mga nasa 20 million lang sila. Subalit hawak po nila ang lahat. Ang pandaigdigang ekonomiya, ang media, sining at kultura, kuha na ng mga Hudyo. Ano ang nangyari? Ipinapakita nito na ang Diyos ay nabubuhay sa gitna ng Israel. Ang lahat ng mga Arab, mga Muslim countries ay nakikipaglaban upang mawala ang bansang Israel. Ngunit kung gagalawin mo ang bansang Israel, mawawasak ka po. Ngayon kung ang bansang Israel ay mawasak, ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay mali. Kaya hindi pwedeng mawasak ang Israel. Kung gayon, kung nawasak sila, wala na po. Kaya hindi pa hihintulutan ng Diyos na mawasak ang Israel. Kaya nga, ilang araw na po at linggo ang nakakaraan. Pinipilit ng mga Palestino na puksain ang Israel. Nagpakawala sila ng mga misil sa Israel. Daang-daang tao ang namatay. Sino mang gumalaw po sa Israel, hindi sila pakakawalan ng Diyos. Kaya ayon sa Biblia, ang mga lumalaban sa bansang Israel ay kalaban din ng Diyos. At ang mga sumusumpa sa bansang Israel, susumpain ng Diyos. Tignan niyong mabuti ang Israel bilang isang bansa. Ngayon, sinabi niya na ang Israel ay manunumbalik sa huli kung ang ebanghelyo na ang ebanghelyong ito ay maipapangaral sa buong mundo. Ang Israel ay magiging bansang may sapat na kalayaan at magiging makapangyarihang bansa ngayon. Tignan niyo pong mabuti. Ito ay mangyayari bago ng second coming ng Panginoong Hesus. Ngayon kamanghamanghang naligtas tayo sa huling araw at ibinigay pa sa atin ang dakilang responsibilidad na ibahagi ang ebanghelyo sa maraming tao upang maligtas din po sila. Nang ipakita ni Hesus na muling nabuhay ang marka ng pako at sibat sa kanyang kamay at tagiliran, sinabi niyang siya ay buhay. Nung una, inakala nilang multo si Hesus. Sabi nga ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat mahawakan ko ang marka ng pako at sibat sa kanyang kamay at tagiliran. Nang nagpakita si Hesus, hindi matagpuan si Tomas. 7 araw ang nakalipas, nagpakita si Hesus at sinabi kay Tomas, Tomas, hawakan mo, ilagay mo ang daliri mo rito. Marahil si Tomas, sabi niya, pasensya na ngunit hayaan mong hawakan ko ito. Pagkahawak po niya, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Pagkatapos siyang mahawakan, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. And then, sinabi po ng Panginoong Hesus, kapayapaan ang sumain niyo. Nang namatay siya sa krus, sabi niya, natupad na. John 19:30. At matapos ng muling pagkabuhay, sinabi niya, kapayapaan ang suma sa inyo. Mapayapa kayo, sapagkat ang lahat niyong kasalanan na napatawad na. Sa Isaiah 57:21, walang kapayapaan sa mga masama. Ngayon, napatawad na po ang ating mga kasalanan at ang kapayapaan ng Diyos ay inilagay na sa ating puso. John 20:22, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sa Genesis chapter 2, nang likhain ng Diyos ang tao, inanyuan niya ito mula sa albok at hiningahan ng hininga ng buhay. At ang tao naging buhay na kaluluwa. Isang buhay na espiritu. Kaya ang Espiritu Santo, tinatawag na Pneuma. Pneuma, ang ibig sabihin ay hangin. Ito ang hininga ng Diyos. Ngunit nagkasala si Adan at ang Espiritu ay namatay. Siya ay naging patay na espiritu. Hindi buhay na espiritu. Ang muling nabuhay na si Jesus ay isa na ngayong buhay na espiritu. Kaya sabi niya, sila'y hiningihan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. At bilang resulta ng kapatawaran ng mga kasalanan, ibibigay niya sa inyo ang nawala mong buhay. Sinabi niya, tanggapin ang Espiritu Santo. Kaya kapag ikaw ay ligtas, matatanggap mo ang Espiritu Santo at kapag napuno ka ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos ay mahahayag. At sabi niya sa John 20:23,
kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sinumang hindi niyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipapatawad. Kamangha-mangha po ito, tanging ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Nilikha at pinamunuan ng Diyos ang sanasinukob sa pamamagitan ng salita. Ngunit may mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos kung sa pamamagitan lamang ng salita. Alam niyo po ba yon? Ang kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi maaari lamang sa salita. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay isang matuwid na Diyos. Roma 6.23 Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Katarungan po ang Diyos. Noon po, mayroon pong isang hari sa Greece. Hindi niya maaaring labagin ang kautusang ginawa niya. Ayon sa kautusan, sabi po, sino man ang magkasala ng pangangalo niya, tatanggalin ang kanyang mga mata. Dukwitin ang kanyang mga mata. Ngunit, ang unang nagkasala o lumabag ay ang prinsipe. Siya ang susunod na magiging hari, subalit nagkasala ng pangangalo niya. Nahuli siya. Kung sasabihin ng hari, patawarin niyo siya, sapagkat anak ko siya. Ayos lang po ba ito? Kapag ganun, nilabag niya ang hatol ng kautusang ginawa niya. At wala na pong sino man ang susunod sa kautusan. Kaya sabi ng hari, itali ninyo ng mabuti. Dukitin ang mga mata niya. Sinabi po ng mga lingkod niya, kamahalan, ang prinsipeng ito ang magiging hari na kasunod. Paano ko dudukitin ang kanyang mga mata? Sabi ng hari, hindi. Ang kautusan ay pareho lamang sa bawat isa, prinsipe man o hindi. Dukitin mo ang kanyang mata. Kaya tinali ng alipin ang prinsipe at kinuha po yung bakal na pantusok at tinusok siya sa mata at dinukit po ito. Dukitin mo rin, sabi po, ang isa pang mata. Nang subukan niya poong dukitin yung isa pang mata, sabi ng hari, sandali, dukitin mo ang isang mata ko. Ngayon, sino po ang susubok na dumukit sa mata ng hari? Kaya lumapit po yung hari at kinuha mismo ang panusak at dinukit ang sarili niyang isa pang mata. Kaya niyang gawin iyon. Kaya dalawang mata ang natanggal. Sino pa ang susubok na lumabag sa kautusan kung gayon? Kaya dinukit niya ang mata ng prinsipe at dinukit niya rin ang kanyang mata. Dalawang mata ang dinukit. Alam niyo po, para po sa ating mga kasalanan, ipinako ng Diyos ang kamay ng kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus. Gaya ng ang Diyos mismo ang namatay. Kaya nga sa Gawa chapter 20, ang dugo ni Jesus ay sinabing dugo ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, siya po ay Diyos ng katarungan. Kaya nga, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan, Hebrew 9.22, Levitico 17.11, ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinibigay sa inyo upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo ay siyang tumutubos dahil sa buhay. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng hayop, ngunit sa dugo ng bugtong na anak ng Diyos na walang kasalanan, siya po ang dapat na mamatay. Ito lamang ang tanging paraan. Kung gayon, ang katotohanan na ang bugtong na anak ng Diyos, isang inosente walang kasalanan, namatay at idinanak ang kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanman, wala na pong higit pa sa ginawang ito ng Diyos. Hindi na maaaring gumawa ng mas dakilang bagay pa ang Diyos katulad nito. At ano ang maaaring niyang gawin? Hindi na ito maaaring mangyari muli. Ito ang dahilan kung bakit tinubos ng Panginoong Hesus ang lahat nating mga kasalanan. Kaya sabi niya, kung inyong patatawarin ang kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay ipapatawad sa kanila. Sino mang hindi patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinapatawad. Anong ibig sabihin nito? Mali ang pagkaunawa ng mga Katoliko. Binigyan raw, sabi nila, ng otoridad si Pedro upang patawarin ang kasalanan. At nung namatay daw si Pedro, ito ay inlipat dun po sa Pope.
Subalit hindi raw kaya ng Pope mag-isa kaya itinalaga niya ang mga pari. Iba ba ang ibig sabihin ni Jesus? Mali po ang pagkaunawa nila. Sabi, kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinapatawad sa kanila. Sa simbahang Katoliko, may mga sakramento ng pangungumpisal. Kung sinabi mo o sinabi ng pari na patawad ka, okay daw. Kung sabi niya hindi, hindi daw. Mananatili ito. Iba ang sinasabi nila. Wala nang ibang paraan ng kapatawaran ng mga kasalanan maliban lamang po sa dugo ng Panginoong Hesus. Kung ipapangaral mo ang katotohanan at kapag naunawaan ito, maliligtas sila. At kung hindi mo sasabihin sa kanila yung mensahe ng Ebanghelyo, mapupunta sila sa impyerno. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya kapag tayo ay puno ng Espiritu Santo, mayroon tayong otoridad. Anong uri po ito ng otoridad? Ang otoridad na ito ay ang otoridad na magpatawad ng mga kasalanan. Ang kapangyarihan na mapupunta sa langit ang mga nararapat mapunta sa impyerno, binigay sa atin. Ngayon ang problema ito ay binigay sa atin. Kaya ipangaral natin ang Ebanghelyo sapagkat ito ang pinakadakilang utos. Mula ito sa Panginoon. Misyon ito ng mga Kristiyano at layunin, maging pribileho ng mga Kristiyano na mabuhay sa pangangaral sa mundong ito. Ano pa ang masigit? Ngunit kung kayo lang po ay pupunta at aalis sa church, pagdating mo babati ka, aawit ng himno, manunood ng sermon. Noong unang panahon po, pumupunta ang mga tao kay Buddha at nagbibigay ng handog. Ngayon din naman, matapos mong magbigay ng offering, tapos sasabihin mo sa Diyos, paalam na po, magkita po ulit tayo sa susunod na linggo. Bagaman hindi tayo tulad nito, para itong pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi po ito tama. Umaawit tayo ng himno, nananalangin, makikipag-fellowship, nakikinig ng salita ng Diyos, nagbibigay ng offering, ngunit ang pinakamahalagang gawain po ay ipangaral ang Ebanghelyo. Dapat po tayong magdala at magpadala ng mga misyonaryo para ikalat ang Ebanghelyong ito sa kaduluduluang bahagi ng buong mundo. Gaano karaming pera po ang kinakailangan upang magpadala ng missionary? Kung inaalala nyo ang pera, hindi kayo makapagpapadala ng mga misyonaryo. Sa ngayon, nagpapadala tayo ng mga misyonaryo sa 77 na bansa. Nangangaral sila. Bumagastos tayo para sa mission. Karamihan sa mga bansang iyon ay mahihirap. Kaya dapat tayong tumulong. Dapat tayong manalangin para dito, magbigay para dito. Tama po ba? May ibang mga misyonaryo na ibinibigay na nila ang kanilang buhay. Makapangaral lang. Roma 10:14. Ngunit paano nga sila tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kahit pa nasa atin ang Ebanghelyo na makapagliligtas ng kaluluwa, paano ito mauunawaan ng mga tao kung walang nagbabahagi? Alam niyo po, dumalo ako sa church sa loob po ng mahigit 10 taon bilang isang masigasig na Kristiyano noon. Nag-aral po ako ng Biblia sa seminaryo at nangaral ako noon sa auditorium sa loob ng 2 taon. Ngunit walang nagturo sa akin ng pinakamahalagang bagay na alam ko lang sa aking isipan. Pagkalipas po ng mahigit 10 taon na pagdalo sa church, noon pong October 30, 1962, bandang alas 8 ng gabi, nalaman ko po na dumanak pala ang dugo ng Panginoong Hesus sa krus para matpatawad ang lahat ng kasalanan ko magpakailanman. Kung wala ang walang hanggang katubusan, walang kaligtasan at doon ko po ito naunawaan. Na pinatawad na pala ni Hesus lahat ng aking mga kasalanan. At mali pala na maniwala ka, maging masigasig sa pagdalo sa church at yun na ang matapat na pananampalataya. Nang biyaya ng Diyos ay mapapa sa atin kapag gumagawa tayo. Kaya paano ka maliligtas kung gayon? Subalit sa araw na iyon, naunawaan ko po na napatawad na lahat ng aking mga kasalanan magpakailanman. Sa pamamagitan lamang po ng dugo ng Panginoon. Kaya paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? Dumating ang Panginoong Hesus. Namatay siya sa krus upang mapatawad ang ating mga kasalanan. At hindi lamang mga apostol,
kundi sinusugo rin po tayo ng Panginoon upang ipangaral ang katotohanan. Kaya gaano po kadakil ang misyong ito? Dapat wag nating kalimutan ito. At kung ikaw ay tapos na sa iyong pamilya, ligtas na sila, tapos na ba? Hindi po. May mga tao pa po sa palibot natin at namamatay sila sa coronavirus, sa sakit o aksidente. Hindi po problema na namatay sila dahil na aksidente. Ang problema po, mapupunta sila sa impyerno. Yun po yung seryosong bagay. Hindi niyo po ba ito naiisip? Sinasabi ng mga tao sa sanlibutan, nakakaawa, namatay yung taong iyon, namatay yung mayaman, bumagsak ang eroplano, namatay silang lahat. Yan lang ang isip nila. Pero hindi nila alam na mapupunta sa impyerno ang mga namatay na ito. Ngunit alam natin, di po ba? Sa John chapter 4 verse 35, sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad, hindi ba sinasabi ninyo, may apat na buwan pa at darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ng mga bukid na mapuputi na upang anihin. Iyon maaari ay panahon ng tagsibol at pagkatapos ng apat o limang buwan, ang mga itinanim sa tagsibol ay magbubunga sa taglagas. Subalit nakita ni Jesus sa mga Samaritano na naglalakad mula sa hilera ng mga pananim at parating para makita siya pagkatapos nilang marinig ang mga sinabi ng babaeng Samaritana. Kasi sabi niya sa kanila, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ng mga bukid. Ibig sabihin, ang mga taong yun ay gaya ng butil. Ang mga bukid ay mapuputi na upang anihin. Nung sinabi ng Panginoong Jesus na tupad na, lahat ay gaya ng hinog na butil na kailangan ng anihin, karit kailangan natin, anihin ito. Kaya masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tignan ng mga bukid. Ang ibig sabihin mga brothers and sisters, tignan nyo ang sanlibutan. Ang bukid ay ang sanlibutang ito. Ang bukid ay mapuputi na. Panahon na ng pag-aani. Malapit na itong matapos. Ngayon parating na ang hamog, ang yelo, maging ang bagyo at mabubulok ang mga ito. Ngunit napakarami pa rin aanihin. Paano kung ang kaunting mga ani ay natutulog pa? Sa Kawikaan 10 verse 5, isang pantas na anak, siyang nagtitipon sa tag-araw, ngunit siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Sa huling tag-ani po, kung ang lahat ay abala sa paggawa, kahit ang mga bata ay nangangalap ng butil, ngunit ang anak ng mga ani ay natutulog sa katanghali ang tapat, nakakahiya po yun. Huwag po tayong maging anak na gaya nito, na nagdadala ng kahihiyan. Kahit sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami nang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ang kakaunting manggagawa, sila po dapat ay huwag tutulog-tulog at nag-aalala ng kung ano-ano. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Upang ang naghahasig at ang umaani ay magkasamang magalak. Sino ang umaani? Siyang manggagawa. Tayong mga naligtas na ay tumanggap ng ating upa, gaya ng manggagawa na tumanggap ng kanilang sahod. Ano ang aking susukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kahit pamangaral tayo hanggang sa kamatayan, hindi natin mababayaran ng biyayang iyon. Sa katunayan, mayroong kakaunting manggagawa. Kaya kapag may malaking gawain ng pagtatanim o pag-aani, noon po nagpapaunang bayad sila sa upa. Nagbabayad sila ng mga manggagawa ng mas maaga dahil kung hindi, wala nang makukuhang manggagawa kapag nag-umpisa na po ang gawain. Sinasabi na ang mga naligtas na ay tumanggap na ng kanilang upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Ito ang bunga ng buhay na walang hanggan sapagkat kung ikaw ay ligtas, makakapasok ka sa buhay na walang hanggan. Ang naghahasik at ang umaani ay magkasamang nagagalak. Noon pong 18th century, noong ang mga Kristiyano ay aktibong nangangaral ng ibanghelyo sa buong mundo, sabi nila, tayo na at anihin kung ano ang pinaghirapan ng kordero. Ibig sabihin, ano ang ginagawa at pinahinog ng korderong Jesus? Kapag ang isang misyonaryo ay humayo para mangaral at siya ay mamatay, may isa pang misyonaryo ang susunod at mayroong pang kasunod at nagpapatuloy sa pangangaral hanggang sa kamatayan. Ngunit sa kasalukuyan po,
Ngayon po, ang ebanghelyo ay hindi masigasig na pinapangaral. Maging ang mga naligtas na ay nagagalak kapag may mga taong naliligtas sa Bible Seminar. Magkukontento ba ang Panginoon sa ganoon? Kakaunti lamang ang nai-evangelize natin. Kailan kaya maliligtas ang maraming tao? Kahit pa hindi natin kayang iligtas lahat, subalit kapag mas nagsipag tayo sa pag-i-evangelize, mas masipag sa pananalangin, masigasig na naglilingkod at nagsasakripisyo, mag-aani po tayo kung ano ang pinaghirapan natin gaya ng sinabi na siyang nag-ahasik ng masagana ay mag-aani ng masagana. Kung hindi tayo dapat, kaya hindi po dapat tayong mawalan ng pag-asa. Kaya dapat tayong mapuno ng Espiritu Santo. Dapat nating ipanalangin ito. Kaya paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Ang Panginoon ay sinugo, namatay sa krus, nabuhay muli, ginawa niya, tuparin, tinupad niya ang kalooban ng Diyos. Ngayon tingnan natin, Gawa chapter 10 verse 38. Kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. Sabi po, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos kay Jesus ang Espiritu Santo at kapangyarihan. Kay Jesus, siya po ay ipinaglihi sa Espiritu Santo, lumaki sa Espiritu Santo. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at tinupad ang lahat ng gawa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naglibot siyang gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang mga kitongen, binuhay ang mga patay, binuksan ang paningin ng bulag. Nagpalayas ng mga demonyo mula sa mga inaalihan nito. At ang pinakadakilang gawa na ginawa niya, ito po ay ang iligtas ng mga makasalanan sa impyerno. Nagpapagaling siya ng mga pinahirapan ng Diablo. Kaya nililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga nabihag ng kapangyarihan ni Satanas, sila na patungo sa impyerno. Kaya nga, sa John 5:24, lumipat na sa buhay. Lumipat sa buhay mula sa kamatayan. Sa Mateo 28 verse 20, bago umakyat si Jesus sa langit, sabi niya, "At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Nangako siya na makakasama natin siya." Gaya ng kung paanong kumilos ang Diyos kay Jesus, ganun din kikilos si Jesus sa atin. Ngayon, bakit kayo nag-aalangan? Ano ang kinakatakot niyo? Hindi ko alam kung bakit mahihina ang mga Kristiyano ngayon. Ang iba po, ang hina-hina, mga Kristiyano po tayo, bakit kayo mahihina? Ang iba parang awang-awa sa sarili. Bakit mahirap ka ko? Sabi niya. Bakit napakakawawa ko, habang yung iba mayaman? Ganyan ang kanilang sinasabi. Huwag po kayong maawa sa inyong sarili. Ang Panginoong Hesus, napakahirap po niya. Wala siyang mapagpahingan man lamang ng kanyang ulo. Si Apostol Pablo, kubad, gutom, walang tulog. Hindi nakakain, gininaw, nanginig, binugbog. Maraming beses, muntik mapatay. Ilang beses at sa huli, siya ay pinugutan ng ulo. Kaya, nabigo ba si Apostol Pablo dahil nanampalataya siya kay Jesus? Hindi po. Tayong mga Kristiyano ay hindi dapat magumun sa mundong umatay sa anak ng Diyos sa krus. Iniisip niyo ba na hindi patas kapag namatay kayong mahirap, na nagdusa sa pag-uusig at nangaral kayo ng Ebanghelyo para sa Panginoon? Ito ang pinakamalaking karangalan na matatanggap po natin. Hindi po ba? At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay na nagtitiis tayong kasama niya upang tayo luwalhatiin kasama niya, pagbibigay nga lang ng maliit na baso ng tubig, may reward na. Lahat ng ginagawa nyo ay hindi po pawawalang saysay ng Diyos. Alam natin na susuklian niya tayo ng walang hanggang kaluwalhatian. Kaya huwag kayong malungkot.
Bakit kayo nalulungkot? Bakit kayo nagkakasakit? Naghihirap ba? Ang buhay ko ay sa Panginoon. Ayos lang. Kapag kinuha ko ng Diyos, pwede akong mamatay at mapupunta na ako ng mas maaga sa Panginoon. Kung nais niyang mabuhay pa ako, gagawin ko ang mga bagay para sa Kanya. Ayos lang sa akin ng pareho. Walang dapat ikatakot. Makontento lamang tayo kung ano ang meron tayo at kapag naubos na ang mga iyon, pwede na tayong mamatay. Kaya walang dapat ipag-alala. Meron ba? Kung nabubuhay tayo para sa Panginoon, hindi niya tayo hahayaang mamatay ng ganon. Tinalo ni Jesus ang kapangyarihan ni Satanas sapagkat puspos siya po ng Espiritu ng Diyos. Sa Marcos 5, verse 25 to 30, binanggit ang kwento ng babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon. Marami na siyang manggagamot na pinuntahan, ngunit hindi siya napagaling sa kanyang sakit. Nagugol na niya lahat ng meron siya, ngunit ang sakit niya ay mas lumala. Narinig niya ang mga ginawa ni Jesus, gaya ng pagpapagaling ng ketongin, pagbubukas ng paningin ng mga bulag, gumawa ng mga himala, at isang araw si Jesus ay nasa kanilang lugar at maraming tao ang sumusunod sa kanya. Kasama siya. Hinipo niya ang damit ni Jesus sapagkat naniwala siyang gagaling siya sa pamamagitan lamang ng paghipo sa kanyang laylayan ng kanyang damit. At gumaling nga siya. Agad siyang nilinis. Nalinis. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit. At yun po, nung nahipo niya, gumaling po siya. Ganun po ang nangyari sa kwento ng babaeng ito. Tignan na nga lang po natin Marcos chapter 5. Marcos chapter 5, verse 25. Mula po verse 25, babasahin ko po. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at lubhang naghirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubha niyang sakit. Pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking damit? Hanggang dito na lamang po. May ganito siyang pananampalataya na gagaling siya sa pamamagitan lamang ng paghipo sa damit, sa laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. At nung nahawakan niya, nahipo niya, gumaling po siya. Nalaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Tama po. Sino ang humipo sa aking damit? Sabi niya. Sa tingin niyo ba, sinabi niya iyon sapagkat hindi niya po alam kung sino ang humipo ng damit niya? Dapat ipaalam ng mga ligtas sa ibang tao na sila ay ligtas. Kaya batid niya na hindi siya makakatago, kaya sinabi niya na siya ang humawak, gumawa nun. Tingnan din natin Luke chapter 6, verse 19. Lucas 6, verse 19. Basahin po natin. Pinagsikapan ng lahat na siya'y mahipo sapagkat may kapangyarihan nang gagaling sa kanya at pinagaling niya ang lahat. Sabi dito pinagsikapan ng lahat na siya'y mahipo. Ang iba po sa kanila ay mayroong sakit. Kasi sinubukan nilang mahipo si Jesus sapagkat may kapangyarihan nang gagaling sa kanya, sabi po, at pinagaling niya ang lahat. Sa sandaling mahipo nila si Jesus, magkakabisa ang kanyang kapangyarihan. Hindi po ba't kamanghamanghan po ito? Alam po ba ninyo kung nasaan ang kapangyarihan ni Jesus ngayon? Asan na po ngayon ang kapangyarihan ni Jesus? Nasaan? Pagkatapos ni Jesus, ang kanyang kapangyarihan ay nasa church na po ngayon na siyang katawan ni Kristo. Tignan din natin John 14. John 14 verse 12. 1:14, versikulo 12. John 14 verse 12.
Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ng mga gawang aking ginagawa at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Sabi po, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. At sabi dito, lalong dakilang gawa kaysa rito ang gagawin niya. Ano ang ibig sabihin po nito? Sabagat si Jesus ay nagtungo sa Diyos, isinugo niya sa atin ang Espiritu Santo. Ang bisan ng kapangyarihan ni Jesus ay kagaya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang kapangyarihan ni Jesus ay mula rin po sa Espiritu Santo na ngayon ay kumikilos na sa atin. Sabagat ako'y pupunta sa Ama, sabi po. Kaya pagkatapos niyang magpunta sa Ama, dumating naman po ang Espiritu Santo sa atin. At sabi, gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Kaya anong nangyari? Gaya po ni Pedro, iniligtas din po niya ang isang patay na. Si Apostol Pablo, binuhay niya rin ang isang patay. Iniligtas nila yung mga patay, nilinis yung mga kitongin, binuksan din ang mga mata ng mga bulag. Ngunit ang katotohanan po ay sila rin naman ay mamamatay din. Ang dakilang gawa kaysa sa pagliligtas ng mga patay, ayon pong buhay ng patay na espiritu. Efeso chapter 2 verse 1. Kayo ay mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Kaya nilinis niya ang mga makasalanan na gaya ng mga maruruming ketongin. Alam niyo po ba na ang mga ketongin ay hindi maaaring mabuhay na kasama ng mga malilinis o mga ordinaryo, mga malulusog na tao? Nilinis niya ang mga makasalanan na nararapat sanang mapunta sa malalim na impyerno at ginawan na mapunta sila sa langit. Kagaya rin po ito ng pagbubukas ng mata ng espiritual na bulag. Kaya nung makakita, ang talukap ng kanilang mga mata ay naghiwalay na. Kapag nakakita po tayo ng bulaklak, alam natin ito ay gawa ng Diyos. Ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos dahil sa bulaklak na ito. Gaano po niya tayo inibig? Ang kagandahan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, yung mga ibon, maging yung mga bituin. Makikita natin sa kalangitan, nagsasabi, dakila ang Diyos. Ang lahat ng mga nilikha ay nagpapakita kung gaano kadakila ang Diyos. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. Subukan niyo pong simulan na isipin na ang Diyos ay dakila. Ngayon po ay nakikita natin ng walang hanggang mundo at maaari nating makita sa ating mga mata dahil may spiritual na po tayong mata. Ibig sabihin lamang po na nabuksan na ang mga mata ng bulag. Yung bingin nakarinig na po ang ating mga tainga upang marinig ang salita ng Diyos, binuksan ito. Kaya pwede na tayong makarinig ng salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diablo na kumukontrol sa puso natin ay umalis na. Nung tayo ay naligtas, ang mga multo ay naitaboy na. Ang mga hangin at mga alon ay napatahimik na. Kaya kumalma ang ating puso. Si Jesus ay gumawa ng mga tinapay para sa 5,000. Mayroon din mga 3,000. Ang kapangyarihan ng Diyos ngayon ay nasa atin na. May bisa rin naman po ito sa atin. Ang kanyang mga gawa ay kamangha-mangha. Sa pumagitan din po ng salita, pwedeng maligtas ang 3,000 o 5,000. Sa Filipos 4:13, sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin, sabi po, ang kanyang pagka-Diyos na nagbigay sa akin ng kapangyarihan, maging sa Colossians 2:9, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, sabi po. Ang kapuspusan ng Diyos ay naninirahan sa katawan ni Jesus. Sa Colossians 2:10, at kayo'y napuspos sa kanya. Kay Jesus, pagka-Diyos niya ay naninirahan kay Jesus, at ang kapuspusan ngayon ay nasa atin na po. Sa kapuspusan ng Diyos, sinabi niya, kayo'y napuspos sa Kanya. Sa Efeso 3:19, sabi po, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ninais ni Apostol Pablo na mapuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. Kaya yan po ang mga sinasabi ni Apostol Pablo, panalangin niya na tayo po ay mapuspos, mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Mapuno ng kapuspusan ng Diyos. Tignan natin.
Efeso chapter 3 verse 20. Ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa verse 19, sabi po, upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos at ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang kapuspusan ng Diyos ay gumagawa sa atin. Kaya ngayon, sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Ano po ba ang inyong hinihiling? Hinihiling niyo po ba na yumaman pa? Ano po ba ang inyong hinihiling sa mundong ito? Alam niyo po, ang lubos nating ninanais ay ang maligtas pa kahit isa pang kaluluwa. Wala po sa maraming mga kaluluwa. Alam po ninyo na para doon, gumagawa tayo masipag, nagpapagod, nagsasakripisyo ng buong puso. Kahit nang ako po ay naligtas, kapag may nagsabi na ako ay naligtas, may mga nagsasabi na napakayabang mo. Paano mo nasabi na ligtas ka na? Kapag namatay tayo, doon lamang natin malalaman, yan ang sabi nila. Ang salitang maligtas at maipanganak na muli ay magkaparehong salita lamang. Ngunit kapag may nagsabi na siya ay isang born again, sila po ay nagugulat. At sinasabi nila, Diyos lamang ang nakakaalam. Paano mo yan nalaman? Malalaman mo lang yun kapag namatay ka na. Yan ang sabi. Sino po ang nagsasabi ng ganon? Ang mga pastor ay nagsasabi ng ganon. Narinig nila ang mga salitang, natanggap mo na ang biyaya at natanggap mo na ang Espiritu Santo. Ngunit hindi pa nila naririnig ang mga salitang kailangan nating maligtas o kailangan maborn again. Ngunit noon po si Billy Graham, siya po ay nagtungo po sa Yodo Square sa Korea upang tipunin ang mga tao, upang ganapin ang kanyang evangelistic rally. At pagkatapos ay sinabi niya, ang bawat Kristiyano ay kailangan na maborn again. Kaya yung mga deacons at mga elders, sabi niya, ay kailangan ding maborn again. Sabi niya, ang mga taga-Asia ay kailangan ding maborn again. Ang parehong mga Afrikano at mga taga-Europa ay kailangan maborn again. Kaya patuloy niyang sinabi na kailangan silang maipanganak na muli. Sinabi ng mga tao, oh, Jack, ikaw ay ligtas na. Jack, ikaw ay born again na. Hindi nakikinig ang mga tao kapag ang nagsasalita ay taong kagaya ko. Ngunit ang gwapong lalaki na may dilaw na buhok at asul na mga mata ay nagsalita ng malakas kaya sinabi nila, oh, kailangan talagang maborn again. Ngunit ngayon, ang kasabihan na kailangan mong maligtas o maborn again ay pangkaraniwan na lamang. Kaya ngayon, sinasabi na ng lahat na sila ay ligtas. Ang tanong, kailan? Paano? Sabihin niyo po ito. Sagutin niyo po ito. Sabihin niyo po ito ng dahan-dahan. Kailan ka talaga naligtas? Iyon po ay mas malaking problema kung di mo po masagot. Ito po ay pagpapanggap na kayo ay ligtas na kahit hindi pa talaga kayo naligtas. Kaya sabihin niyo po ng detalyado kung kailan, ano, paano kayo naligtas. Kung hindi pa po kayo ligtas at nagpapanggap na ligtas, mahihirapan po kayong matanggap ito. Ang isang taong may sakit at malapit ng mamatay ay nagtanong, bakit ako may sakit? Magaling ako. Kailan po kayo gumaling? Sabihin niyo po. Kailan na ngayon, kahit na ngayon, ay nahihirapan kayong pakinggan ng mga salitang kailangan kayong maipanganak na muli. Kaya iniiwasan na lang po nila ang mga bagay na ito. Tignan din natin John chapter 15. Verse 26 to 27. John chapter 15, verse 26 to 27. 26 to 27. Subalit kapag dumating na ang mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng Katotohanan na mula sa Ama siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. At kayo rin ay magpapatutuo sapagkat kayo nakasama ko buhat pa ng simula. Ngayon ano pong sabi ni Jesus dito? Ang mga aaliw na aking susuguin sa inyo na mula sa Ama, tumutukoy ito sa banal na Espiritu. Ngayon ano ang layunin ng pagdating ng banal na Espiritu? Para saan siya dumating?
upang siya po ay magpatutuo tungkol sa Panginoon, ang tanging anak ng Diyos. Pinatutuhanan ng banal na Espiritu na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay mababayaran ang kasalanan ng tao, at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at itinupad ang pagliligtas. Sinabi ba ito sa atin na ang banal na Espiritu sa hangin? Sabi, kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, siya ang magpapatutuo tungkol sa akin. Sapagkat nakasama ko buhat pa ng pasimula, sabi po. Hindi lamang ito para sa mga alagad, kundi pati sa mga nakinig, nakaunawa, at sumampalatay sa Ebanghelyo. Kung paanong kumikilos ang banal na Espiritu. Sabi nga po, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At ang Ebanghelyo ay naipangaral sa pamamagitan ng taong tumanggap ng Espiritu Santo nung sila po ay na-born again. Ngayon, kung ititikom ng mga born again ang kanilang bibig, paano sila mabuborn again? Pag-isipan niyo po ito. Sino po ba ang maliligtas? Alam niyo po ba dahil mayroon kayong matalinong pag-iisip? Hindi po. Sa Roma 10:14, ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? Paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Kaya ngayon po tayo po ang mga tumanggap ng mahalagang misyon at responsibilidad mula sa Diyos. Ito ang Ebanghelyo ng kaligtasan na Kanyang ipinamagitan bago pa man lalangin ang sanlibutan. Ipinangako ito sa Israel at natupad sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Nagsimula ito sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At tayo ngayon sa Far East, binigyan ng pagkakatong ipangaral ito. Ang Biblia ngayon ay naisali na sa mahigit 3,000 na mga dialekto. Kaya sabi sa Mateo 24:14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Kaya kung pag-iisipan natin, naligtas tayo sa huling panahon, napakalaking himala po nito. Alam niyo po, maraming tao sa sanlibutan, ngunit kakaunti ang nakakakilala sa Diyos. At sa mga taong nananampalataya, ay kakaunti lamang ang taong ligtas. At kakaunti rin sa mga taong ligtas ang nagpapagal upang maipangaral ang Ebanghelyo. Isa rin itong problema. Tayo po ay humihingi at nag-iisip, ngunit ano ba ang dapat na iniisip at hingin natin araw at gabi kung paano po ba tayo kakain? Hindi po. Kung paano makapagliligtas. Alam ko po ng iba ay gising at yung iba tulog. Yung iba nag-iisip. Paano ako makapagliligtas ng isang tao? Yan ang iniisip nila. Ngunit ang iba ay hindi pinag-iisipan ng bagay na ito. Isip lang nila kung paano magkapera. Isip nila magsaya, magbakasyon. Ano pong silbi nito? Ganito rin po ang iniisip ng hayop. Ang kaisipan na kumain ng mabuti at mabuhay ng mabuti, ganyan ang mga hayop. Awit 49:20, taong nasa karangalan subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Tayo po ay espesyal na nilalang na ipinanganak bilang mga anak ng Diyos. Ang pagkakakilanlan lang ba natin ang mahalaga? Tayo rin po ay binigyan ng walang hanggang pag-asa. Tayo ay binigyan niya ng layunin. Layunin sa banal na pamumuhay. Ngunit kagaya ng mga taong walang pag-asa, sabi nila, buksan mo lang ang iyong mga mata para sa sanlibutan. Ito ba ang nais ng Diyos? Tanong ko po, naiinggit pa ba kayo sa ibang kilalang tao? Inggit ba kayo sa mga may otoridad? Mga taong parang marangal? Kailan man hindi tayo maiinggit sa kanila? May kasabihan na ang taong mayaman ay napunta sa impyerno at sinabi niya na si Lazaro ay napunta sa langit. Anong sinabi ni Abraham sa taong mayaman at napunta sa impyerno? Ikaw, tinanggap mo ang mabuting bagay sa mundong ito. Si Lazaro, mga pagdurusa. Ngunit siya ay inaaliw dito at ikaw naman ngayon ay nagdurusa. Yan po ang nangyari. Kaya pag-isipan po natin ang higit na mahalagang bagay. Sa kwento, wala pong pangalan ng taong mayaman. Ngunit, binanggit ang pangalan ni Lazaro. Ibig sabihin po ng Lazaro, ay ang Diyos, ay ang aking tulong.
Sa dulo po ng awit 39, sabi po ni Haring David, tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Sa verse 6 to 7, tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na ang tao ay lumalakad na gaya ng anino. Tunay na sila'y nagkakagulo ng walang kabuluhan. Ang tao ay nagbubunton at hindi nalalaman kung sinong nagtitipon. At ngayon, Panginoon, saan na ako naghihintay? Ang aking pag-asa ay nasa iyo. Si David po ay isang hari. Dakila po siya. Naggamit siya ng isang kaharian. Ngunit sabi niya, ang pag-asa ko ay nasa iyo. Ikaw ang aking kagalakan. Ikaw ang aking pag-asa. At ikaw ang aking buhay. Kayo ay iba sa mga tao sa sanlibutang ito, sa kaluluwa ay naiiba. Ngayon ay dapat tayong mapuspos ng banal na Espiritu upang makamit ang banal na gawain ng Diyos. Iba tayo, iba ang ating Espiritu sa kanila. Tignan din po natin sa Gawa. Gawa chapter 2. Gawa chapter 2 verse 4. Gawa chapter 2 verse 4. Mga Gawa chapter 2 verse 4. Gawa chapter 2 verse 4. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pagkatapos pong umakyat ni Jesus sa langit, nasa 120 na mga alagad ay nagtipon-tipon sa silid sa itaas at nanalangin sa loob po ng 10 days. At sa araw po ng Pentecostes, ang banal na Espiritu ay bumaba sa kanila. Kaya ang 120 na katao ay napuno ng Espiritu Santo at nagkaroon po ng speaking in tongues. Ito po ay nagpapaliwanag sa atin na sa panahon po ng Tore ng Babel, ang mga tao ay kumalat ayon sa kani-kanilang wika. Ngunit nang sila'y mapuspos ng Espiritu, ang lahat ng mga Hudyo na nagmula sa maraming mga bansa ay nakapakinig ng salita ayon sa kanilang sariling wika. Yan po ang kanilang narinig, iba't ibang wika. Kaya sabi, sa verse 8 to 11, sabi dito, paanong naririnig natin ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinagisnan, ang mga Parto at mga Medo at mga Elamita at mga naniniran sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Punto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at mga lupain ng Libya na sakop ng Sirene, at mga panauhing taga-Roma, mga Hudyo, at ngayon din ang mga naging Hudyo, mga Kreto at mga Arabi, ay naririnig nating nagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Kaya kahit na nanggaling sila sa maraming bansa, napakinggan po nila ang kanilang sariling wika. Kapag nasa UN Assembly ka po, mayroon ka pong headset. At naririnig mo po ito simultaneously sa headset, yung sarili mong wika. Ngunit nung panahong wala pang interpreter, ang iba't ibang wika na ikinalat ng Diyos sa panahon ng Babylonia ay naging iisa sa panahon po ng araw ng Pentecostes. Sa panahon natin ngayon, ang mga tao ay nakakapakinig ng ebanghelyo din ng Diyos sa kahit anong wika, sa kahit anong bansa. At ang ebanghelyo ay nai-interpret o naisasalin sa iba't ibang wika. Kaya sabi dito sa Gawa chapter 2 verse 41, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita, sila po ay binautismohan at natagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Gawa chapter 2 verse 41. Kaya't ang mga tumanggap nang kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. 3,000 na mga kaluluwa po ang naligtas sa araw po ng Pentecostes. Napakarami po. Gawa chapter 4 verse 4 naman. Gawa chapter 4 verse 4. Ngunit marami sa mga
nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Kaya pagkatapos po ng araw ng Pentecostes, ganito po talaga karami ang naligtas. Noon po, binibilang lamang ng po ng mga Hudyo ang mga lalaki sa census. Mga matatandang lalaki lamang, hindi po kasama ang mga babae at mga kabataan. Sa John chapter 6, nung ipinamahagi po ng Panginoong Hesus yung pong tinapay sa 5,000, sinabi po roon na ang bilang ay may 5,000 na kalalakihan. 5,000 po at sabi kalalakihan. Hindi po natin alam kung ilang babae at mga bata ang kumain. Gayunpaman, ang bilang po ng mga taong naliligtas ay dumarami. At ipinapangaral po ng mga alagad si Jesus na siyang ipinako ng mga Hudyo sa krus. Kaya ibinangon ng Diyos, sabi nila, si Jesus na siyang inyong pinatay at ginawa niya ang Kristo bilang Panginoon. Dahil sa madami po ang naligtas, sa mga Hudyo po noon ay natakot. Kaya hinuli ng mga Hudyo ang mga alagad at sinabi, sa anumang paraan ay huwag kayong magsalita ni magturo sa pangalan ni Jesus. Ano po ang sinagot nila Juan at Pedro? Sabi nila, kung matuwid sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo salip na sa Diyos, kayo ang humatol, sapagkat hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Kami ay naniniwala sapagkat nakita namin si Jesus, siya ay namatay, inilibing, nabuhay muli, at dinalang paitas sa langit. Kaya hindi maaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Kaya matapang po sila. Ngayon, sino po ang pipigil sa kanila? Sa 2 Corinthians 4:13, sabi, mayroong parehong espiritu ng pananampalataya. Sumasampalataya ako, kahit ako ay nagsasalita, kami rin ay sumasampalataya, kahit kami ay nagsasalita. Mga apostol lamang po ba ang ganito? Sabi po ni Jesus kay Tomas sa John 20 verse 29, Tomas, sapagkat nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumasampalataya. Kaya kahit hindi po natin nakita si Jesus, subalit tayo po ay sumasampalataya sa Kanya sa Espiritu. Nakita at naunawaan po natin sa pamamagitan ng espiritual na mata at tainga. Sapagkat hindi din maaring hindi natin sabihin ang ating nakita at narinig. Mayroon po tayong espiritu na pareho, pananampalataya. Kaya lang makakapigil sa ating pagsasalita. Tignan din natin, Gawa chapter 4, verse 31. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ng salita ng Diyos. Patuloy po nilang inusig yung mga Hudyo, ang mga alagad. Kung magsasalita kayo sa pangalan ni Jesus, patuloy namin kayong hahagupitin. Ikukulong namin kayo at papatayin kayo. Kayo po ang mga apostol, kaya ang mga apostol po at mga Kristiyano, nagtipon-tipon at nanalangin po sila sa Diyos. Diyos, pakinggan po ninyo ang kanilang mga pananakot. Ang mga hintil, mga Herodianong Hudyo, si Poncio Pilato, magkakasamang sumasalungat kay Jesus nang siya po ay ipinapako ng mga Hudyo. At ngayon, nanalangin din po sila, Diyos, tulungan po ninyo kaming maging saksi ng Ebanghelyo na may katapangan. Kaya pagkatapos po ang lugar kung saan sila nagkakatipon, ito po ay nayanig at biglang nagkaroon po ng lindol. Bakit po? Ipinapakita po nito kung paano sila sinasagot ng Diyos. Sa oras po na iyon, wala pa rin pong Biblia, hindi pa nasusulat, pero yumayanig at sagot yun ng Diyos. Dahil wala pa pong Biblia noon, kaya naranasan po nila ito. Ngayon mayroon na po, naisulat na po. Maging bago na isulat po ang bagong tipan, kaya nga po ang mga apostol na nakarinig at natutumula kay Jesus ay matapang na nagpatutukong ano ang sinabi ni Jesus. At dahil ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang lugar na kanilang pinagtitipunan ay nayanig talaga at ang lahat ng mga tao ay napuno ng banal na espiritu at matapang silang nangaral ng salita ng Diyos. Sa mga araw na iyon, kanilang ipinangaral ang salita sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, sa Asia, Europe at maging sa Roma. Kaya ang Ebanghelyo ay naikalat ng aktibo at ito po ay makapangyarihan. Ito po ay dahil napuno po sila ng banal na espiritu.
Kaya nga po, kapag ikaw ay puno ng banal na Espiritu, dakilang mga bagay po ang mangyayari. Kung lahat po tayo ay puno ng banal na Espiritu, ang dakilang bagay po ng Diyos ay mangyayari. Lahat ng mga dakilang bagay. Ayaw po ba ninyo ito? Hindi po ba natin ito kayang gawin ng magkakasama? Gawin po natin! Ginagawa po ito ng Diyos. Maging sa ngayon. Ang Diyos po ang gumagawa. Ayaw niyo po ba? Kailangan maranasan po. Kikilos ang Diyos sa atin. Kung titignan niyo po, ang bilang ng ating mga churches dito sa Korea ay 221. Ito po ay patuloy na dumarami. Mayroon na rin po tayong 780 na mga churches sa iba't ibang bansa, sa 78 na mga bansa sa buong mundo, at ang salita ay aktibong ipinapangaral. Subalit, hindi pa rin po tayo, hindi pa ako kontento dito. Kung dumating na po ang Panginoon pagkalipas ng 10 years, palagay ko po dakilang mga bagay pa ang mangyayari. Hindi lamang po sa loob ng 10 years, subalit, kahit mga ilang taon pa po, kung tayo po ay puno ng banal na Espiritu, maisasakatuparan po natin o maisasakatuparan po ng Diyos ng higit yung pong dakilang gawain kumpara sa mga nagawa natin nitong mga nakalipas na dekada sa pamamagitan po natin. Dapat din po tayong manalangin ng sama-sama na magkaroon ng nag-aalab na puso na ipangaral ang Ebanghelyo. Sabi po sa Jeremias 20 verse 9, kung hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan, waring sa aking puso ay may nag-aalab na apoy nakakulong sa aking mga buto at ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Kapag may nagsabi po sa atin, huwag ka nang mangaral, kung gayon ang ating puso po ay tila ba nag-aapoy na hindi makayana na hindi magsalita, ganun po. Dapat po ganun tayo. Kung tayo po ay mangangaral ng may ganitong puso, maisasakatuparan po ng Diyos ang dakilang gawain. Masyado na po yata akong maraming nasabi sa inyo sa araw na ito. Opo, napakarami pa po dapat natin gawin. Hindi po natin ito magagawa sa pamamagitan ng sariling gawain lamang, kahit kailangan ng pagpupuno ng Espiritu Santo. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral nito ngayon. Manalangin na po tayong lahat. Ama naming Diyos na mahabagin, gaya po ng sinabi ng Panginoon na ang Ebanghelyo ay dapat na maipangaral mula po sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng mundo at kami ay dapat na maging saksi nito. Salamat po at hinayaan niyo po kaming maunawaan ng biyaya at makatanggap ng kaligtasan at mabuhay sa dulo po sa katapusan ng panahon. Ngayon alam po namin na ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Subalit napakarami pa rin pong mga kaluluwa sa paligid namin ang hindi pa po ligtas. Kaya pakiusap, tulungan po ninyo kami na maibahagi sa kanila ang dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos, buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa upang maraming kaluluwa ang maligtas. Wala po kaming magagawa sa pamamagitan ng lakas namin. Kaya puspusin nawa kami ng banal na Espiritu. Hawakan po ninyo kami sa inyong makapangyarihang mga kamay. Gamitin niyo po kami ng mahalaga para sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kaming maisakatuparan ang inyong dakilang gawain na dalhin ng maraming kaluluwa upang maligtas. Naway kumilos ang Diyos sa maraming iglesia sa buong bansa at sa buong mundo. Lalo na po sa huling panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.